Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-arrange ng space sa loob ng bahay para ma-maximize niyo yung natural light and air ventilation and maging mas comfortable and energy efficient yung bahay na ipapagawa niyo. So please watch the whole video and let's start. Please take note bago tayo magsimula. Marami pang factors ang kailangan i-consider aside sa sun and wind direction, gaya ng existing trees, existing buildings around the site that will affect the shading and wind direction, which is not a part of this video. Doon lang muna tayo sa basic orientation ng sun and wind. I-review muna natin yung location ng sunrise at sunset. Pag nakatingin ka sa mapa or sa Google Map, ang nasa taas ay north, right side is east, left side is west, and at the bottom is the south. Sa east, sumisikat ang araw and papunta sa south by approximately noontime and lulubog sa west. Makikita mo dyan sa sticky note simulation, sa north is most of the time may shadow kaya hindi gaanong mainit sa side na ito. And the opposite side naman, sa south ay continuous na maliwanag pagsikat pa lang ng araw kaya ito ang pinakamainit na location. Puntahan natin yung bahay namin sa Antipolo para gawing example dahil kabisado ko kung ano ang actual condition dito para mapag-aralan natin. Sa pagposisyon ng bahay sa lote, it is preferable na yung longer side ay nakatapat sa north and south para 50% of the space ma-maximize yung natural daylight sa south and 50% of the space naman ma-maximize yung shade sa north, para sa activities na hindi kailangan ng direktang sikat ng araw. Pero dahil maraming lote ang hindi naman talaga ganun kalaki at limited ka na sa shape, sa size, and location of right-of-way, hindi na talaga maiiwasan na ang design mo ay susunod sa orientation ng lote, gaya ng bahay namin as an example. Kailangan hanapan natin ito ng solution at isa sa pwede mong gawin ay i-arrange yung rooms. Appropriate arrangement para makakuha ang benefit ng natural ventilation. Simulan ko na mag-comment sa bahay. Ito ang diagram ng space sa loob. So unahin natin ang mga bedrooms. As you can see, nakatapat itong dalawang bedroom sa east. Kaya naman habang natutulog ako dito, sa taas ng double deck, on this side, ginigising ako ng sobrang init ng sikat ng araw pagdating ng 8 a.m. to 10 a.m. Yung iba gusto sumisikat ang araw sa bedroom para daw makita agad ang morning sun. Pero in my opinion and experience, dahil sobrang init at humid dito sa Pilipinas, ang bedroom ay mas preferable sa northern side dahil ito ang pinaka-shaded na area. May mga times siyempre na gusto mong gumising ng late or kung puyat ka or sa weekend, so mas maganda yung shaded ang bedroom mo. Dito sa master's bedroom, wala problema sa morning sun. Although may konting exposure sa noontime, sa south side, kaya mainit din kung matutulog ka sa tanghali. Dito sa toilet, may lacking sa natural light and air ventilation. Hindi advisable na ang inner toilet, gaya nito, na mag-depend ang ventilation sa toilet on the exterior side. The kitchen lacks natural light ventilation dahil nasa west side siya, kaya hindi na siya abot ng sikat ng araw sa umaga. Kaya kahit daytime, kailangan naming magbukas ng ilaw para gumawa sa kitchen. Since daytime activity ang kitchen, mas preferable sa east side siya nakatapat. Sa dining area ay ganun din, nasa west side siya at hindi na siya abot ng sikat ng araw during the day or during morning. Although meron high window sa northern side, indirect na lang ang sikat ng araw dito dahil nga nasa north siya. Sa living room, maganda ang situation, may sufficient natural lighting. In summary, it is preferable to locate the daytime activities such as the kitchen, dining, and living sa east and southern side para mapakinabangan ang natural lighting. Yung sleeping spaces naman is preferable sa northern or western side to keep it away sa init ng sikat ng araw. Now, let's talk about the wind direction.
The prevailing wind in the Philippines is coming from northeast during November to April, and that is hanging Amihan, and southwest during May to October, and that is hanging Habagat. You can also check the Windy app website if you want to see the wind direction in a given date and time. Ito yung pinapakita ko sa screen ngayon. I'll leave the link in the description below. Kaya natin tinitingnan yung wind direction is dahil isa rin itong deciding factor kung paano mo ipoposition ang bahay sa lote. If you want to maximize passive cooling design, ang ibig sabihin ng passive cooling is palalamigin mo yung bahay with less or no use of electricity. May advantage pag yung longer side ng bahay ay nakaharap sa prevailing wind dahil mas malawak ang naaabot ng hangin sa loob ng bahay compared sa shorter side. Maganda din itapat ang wind direction sa cross ventilation sa loob ng bahay. Ang cross ventilation naman ay yung paglalagay ng inlet through window or louver or any opening na pwedeng pasukan ng hangin at may labasan naman sa opposite side ng room para tuloy-tuloy ang circulation. Dito sa bahay namin meron ding cross ventilation pero ang outlet ng hangin ay sa adjacent wall lang. Although this is also cross ventilation, para sa akin hindi pa rin ito efficient compared sa outlet ng hangin na directly opposite sa inlet ng hangin. Bago natin gawin yung solution, comment down below lang kayo kung meron kayong gusto idagdag. So ito na ang gagawin kong solution. As much as possible, gusto ko talaga ilagay yung lahat ng bedrooms doon sa north side. Pero dahil nga narrow yung frontage ng lote at nasa north side naman ang location ng street, one bedroom lang talaga ang may lalagay ko dun sa north side. The rest of the bedrooms will be on the west side, which is okay din naman dahil hindi naman gaano mainit ang araw dito sa west at palubog na rin. Ilalagay ko naman yung mga daytime activities gaya ng kitchen, dining, and living sa east and south side para mapakinabangan ang natural daylighting. Ililipat ko yung terrace sa tapat ng dining para pwede siya maging extension. Pwede ko rin siyang lagyan ng trellis for sun control. Dahil hindi naman kalakihan ng bahay, gagawin kong open planning ang living, dining, and kitchen para sa cross ventilation and continuous airflow. Lalagyan ko ng window sa north and south side para ito ang papasukan ng northeast and southwest na prevailing wind for an efficient cross ventilation. Thanks so much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you do like my work, please subscribe to this channel. And abangan nyo yung part 2. We'll discuss treatments na pwede natin ilagay sa window and facade for sun control.